Hello guys, good morning. Ito, maaga tayong gumising at medyo tumakas na tayo sa ating retreat. Napakaaga natin dahil excited po tayo. Maraming salamat sa aking rector na si Father Vince na pinaghihilap ako ng isang maleta. Ayan, nandito na po kami sa Perth International Airport. So mga katanglaw, mga kakenosis, see you in the Philippines. Ito na po ang aking first holiday. After 1 year ng pag-stay ko dito sa Australia, sa wakas, excited na po ako, makaka-uwi na din. So guys, after more than 1 month, itutuloy natin ang voiceover natin sa video at sa kasalukuyan, nakabalik na ulit tayo dito sa Western Australia. Ayan, eto na po dyan, nananalangin ako sana makalusot sa kilo ang aking timbang na ito. Alam niyo po, 30 kilos lamang eh. Pero yan, tawang-tawa ako dito. Sabi ko, pasok po tayo sa next round. Tayo sa next round. Yan, sabi ko dyan, tawang-tawa ako eh. Sabi ko, pasok po tayo sa next round. Kaya see you, mga kakinosis dyan. At sabi ko nga, buti pa dito, no? Medyo maalwan-alwan ng kaunti. Pero sa Pilipinas, doon pa nga ako nahirapan sa immigration. Kala ko, ma-upload pa ako ng pabalik dito. Ayan, so dahil nakapasok ka na po tayo sa next round, lakad muna tayo. Kita nyo, talagang ginawa ko pang reels to. Talagang kinanta ko pa ang babalik ka rin, babalik, at babalik ka rin. Kay tagal mo nang nawala, babalik ka rin. O, yan na po, medyo emotional na po tayo ng konti. Hindi dahil naman sa tayo ay pauwi, kundi talagang biruin nyo yun. First time ko na ako'y nasa airport sa ibang bansa, na ako'y mag-isa lamang talaga. Ayan, nakapasok na po tayo. Kikita nyo, may charging station po dito. Buti pa nga dito, kita nyo, may charging station. Pero sa mga pupunta dito sa Australia, tandaan ninyo, iba ang kanilang saksakan. Kita nyo ganyan, triangle yan na po, ang Singapore Airlines. Pero hindi po ako dyan sasakay. Philippine Airlines po tayo. At habang naghihintay, sabi ko, makapaglakad-lakad nga muna din sa may duty free area. Baka makakakita pa ng mga chocolate na masarap. Pero alam nyo, yan, kuya ako'y moments muna tayo habang naghihintay. Eh, lumayo-layo muna ako doon kasi ang dami-daming tao. Naghanap ako ng lugar na kung saan mag-isa lamang ako para tahimik. At yun na, time na po tayo para pumila, magbo-boarding na tayo. At yan na, excited na si Father Joel for the first time after a year. Babalik na po muli tayo sa Pilipinas. Kita nyo naman ang Philippine Airlines, sabi nga safe travels. At yan na, naghahatad na akong manood. Sabi ko, ilan kaya ang mapapanood kong movie sa halos 7 oras at kalahating na paglipad na ito? Ayan, nagsimula na pong lumipad ang ating eroplano. Sana lang huwag tayong kabahan at makarating ng maluwalhati. Yan, kita nyo yan po, may pagkain sila. Ano bang nangyari doon? Yan, may pagkain po. Yan, nanonood po ako, naghahanap ako ng magandang mapapanood. At yan, medyo naantok na yata ako din, naiinip. Hindi ko, ang hirap din talaga, no? Sabi ko nga, yan po ang mga kinain. Sana naman, nakapag-business class na lamang tayo. Ayan, sa wakas, dumating na rin po tayo sa Pilipinas. And we arrived. Finally, masasabi ko nang I am at home. Pero kita nyo, ang payat ko pa dyan. Pagbalik ko talaga dito, nadagdagan ng aking kilo. Alam nyo ba, umalis ako ng Australia, 75 kilos. Aba, eh ngayon, burok na burok, bilog na bilog. 82 kilos na tayo, kaya kailangan magbalik kaisen ulit tayo. Salamat nga pala sa aking kuya na siyang sumundo sa akin sa airport. Yan, kasama si Aki, kanyang asawa. Yan, si Jobel. Sila maghahatid sa akin papunta ng San Juan, Batangas. Sinasabi ko nga, ano bang pagbabago ng Pilipinas? Ayan, adit na po tayo sa lipa. Ganun pa rin. Matraffic pa rin. Pero kahit matraffic, kahit maraming mga masasabi nating hindi maganda kung ikukumpara sa ibang bansa, wala pa rin tatalo.
sa sariling bayan. Kaya nga po, ito muli si Father Joel. See you next year!